Hi guys, ako po ay mag-share sa inyo ng aking ginawang cake, vanilla cake. Tapos na-frosting ko lang siya ng whipped cream na manipis lang. Ang design nito is bold cake or naked cake. Kasi simpleng celebration lang. Naked is means manipis lang yung frosting niya sa gilid. Ganon. At saka hindi ko na isang layer lang siya kasi kami-kami lang naman. So sana panoorin niyo po yung aking video kung paano ko ginawa hanggang sa huli. Ayan lang siya guys, yung texture niya. Ito po ay vanilla cake with whipped cream frosting, bold cake or naked cake design or naked cake frosting. Thank you guys. Let's go. Don't forget to click like and subscribe. Thank you guys. Please click like and subscribe. Tayo na guys magsimula. Flour, sugar, oil, and then itlog, eggs, vanilla, baking powder and baking soda, and fresh milk. And then halina, simulan natin. Hahaluin ko lang yung flour. Kahit anong klaseng flour pwede dyan, plain flour or self-rising flour, pero ang ginamit ko dyan is plain flour lang. Pero mostly talaga plain flour ang ginagamit sa cake kung kasi yung may baking soda na siya, so maalsa na. And then haluin lang at saka i-drain or i-sifted yung flour at saka baking soda, kasi minsan yung baking soda at saka yung baking powder nabubuo siya, so pag hindi mo siya i-drain mahirap siya tunawin. So ang lasa ng cake, minsan malalasahan yung pait. Mapait kasi yung baking soda at saka yung baking powder pag hindi siya matunaw. And then, haluin lang siya. Actually, itong cake na to, yung vanilla cake, hindi siya complicated. Nakuha ko to sa internet lang. So, many years ago na, nakalimutan ko na kung saan, kung kanino. And then, haluin lang siya ng lahat. Hindi mo to kailangan ng electric mixer. I-hand mix lang. Kaya madali siya. Like sa sinabi ko, mas complicated pa ang love life. Oo. At saka mas complicated pa dyan yung camera ko. O, diba? Ang hirap ng ikaw lang kumukuha ng video sa sarili. At saka yung itlog, kailangan guys, huwag nyong i-direct kasi minsan yung itlog, yung iba sira. O kaya yung pag-crack mo, may sasama na balat. Kaya kailangan i-separate mo na isa-isang i-crack at ihalo. And then, ayan na, ilagay mo na yung the rest na ingredients mo, yung milk at saka yung tawag dyan oil at saka yung vanilla. Muntik na makulang yung vanilla ko. Actually yung milk, ang yung fresh milk, kahit anong kahan, kung wala kayong fresh milk, kahit yung iba pwede na rin siya. Yung iba, yung sa original nito na kinuhanan ko, whole milk ang ginamit dito, pero ako hindi na. Kasi okay na rin sa akin yung lasa ng fresh milk. Actually, nasubukan ko na rin yung ibap dito. Okay rin. Nagawa ko na rin dati. Same lang din yung lasa. Kaya, ayan. Haluin mo lang siya. Simpleng-simple lang siya. Hindi lang, hindi mahirap. And then, ilagay mo na sa baking pan. Hindi ko makuha kung anong sukat niya ng baking pan, pero isang dangkal lang yan yung kanya. And then, pag maglagay kayo sa baking pan, kung hindi non-stick yung baking pan nyo, lagyan yung papel ng baking paper yung sa baba niya para madaling tanggalin.
And then, ayan, ibibake ko na siya ng 180 degrees to 35 to 40 minutes. Pero ito guys, ang buong oven ko kasi bago, kaya tinatandya ko pa. Ayan, 35 minutes na siya. Tiningnan ko, ni-check ko siya. Medyo luto na yung sa gilid, pero yung gitna niya, hilaw pa. Medyo mabasa-basa pa. Kaya, tantya muna. And then, talagang tinapos ko yung 45 minutes. Ayan, 45 minutes na siya. Luto na siya. Kaya guys, kailangan i-check nyo kasi depende rin sa laki ng oven. Ayan, magsisimula na akong mag-frosting. Dahil vanilla yung ano ko, yung cake ko, nilagyan ko lang siya, ginamitan ko siya ng whipped cream. So, ang i-design ko lang, kay simple lang, gagamitan ko lang siya ng fresh na strawberries. Kaya ayan, una kong nikat yung strawberries para pagkatapos mamaya, madali na lang siyang ipatong. Depende sa inyo kung paano nyo i-design yung strawberries nyo, kung paano nyo hihiwain. Kaya yung sa akin, yung parang bulaklak niya para sa gitna. Tingnan nyo guys, panoorin nyo hanggang huli at makikita nyo. Sana magugustuhan nyo. Please don't forget to click like and subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe. O, diba? Ayan. Kaya maganda kung gagamitin yung panghiwa dyan is yung manipis na kutsilyo. O kaya kung hindi man, yung matalas para pantay yung kwan, yung paghiwa, yung ano niya, yung pagkanipis niya. At saka kung mayroon kayong tawag dyan, ayan, tapos na. And then, gagawa ako ng frosting ko, yung whipped cream. Dahil walang lasa ang whipped cream, dagdagan ko siya ng, ano, ng asukal na konti lang. Ang 400 ml ko na whipped cream ay gagamitan ko siya ng 1/4 cup na sugar. Yan ay icing sugar or powder sugar. Pwede din siya yata yung ano dyan ay normal sugar. Ayan guys, ang ginamit ko dalawang klase ng whipped cream yan kasi walang available na sa sa groceries. Yun lang yung kan. Actually, kung pwede na iisang brand lang kasi hindi ganun kakuan pag dalawang iba-ibang brand. Ayan, tapos i-ano mo lang siya. I-mix mo lang siya ng mga 5 to 8 minutes, depende. Sa simulan mo lang siya sa mahina, sa one na number niya. And then, pag medyo, ano na yan, pag medyo fluffy ng kunti, saka mo idagdag yung asukal mo ng paunti-unti. Huwag mong ibiglain. Paunti-unti lang siya. Para madaling matunaw. At saka, kailangan dyan na yung powder sugar nyo, isipted nyo rin kasi ang powder sugar minsan nabubuo. At saka, yung whipped cream, malalaman mo siya pag okay na siya. Kasi creamy na siya at saka hindi na siya pag tinanggal mo na yung mixer, hindi na siya nalalaglag. Hindi na siya basa. And then ayan guys, yung aking cake, i-ano ko lang, hahatiin ko lang sa gitna. Kung wala kayong cake cutter, pwede naman diyan yung kutsilyo. Mas madali din, depende din sa inyo, pero ano, ako kasi mayroon akong nabili na mumurahin na cake cutter. Kaya ayan, pinagtatsagaan ko. And then, isang layer lang yan yung cake ko. Tsaka manipis lang. Kung makita nyo, kunti lang yung whipped cream ko. Kasi, kami-kami lang naman. Kaya, kunti lang yung ano ko, yung cream. At tsaka, ang gagawin ko lang dyan is bold cake ba yun? Kung may idea kayo sa tinatawag na bold cake or naked cake. Yan yung manipis lang yung frosting niya. Para hindi masyadong ano, alam mo na, kung diet-diet ka rin ng konti. Ayan. Manipis lang siya. Yung iba kasi hindi talaga nila nilalagyan ng frosting sa gilid.
as in plain lang. Ako nilagyan ko ng konti para hindi naman ano tingnan, masyadong plain tingnan yung gilid. Kaya guys, panoorin nyo hanggang huli. Sana nagugustuhan nyo. At saka, disclaimer pala, hindi pala ako expert sa cake. Nakapag-aral lang ako ng basic with semi-advanced na vocational. Kaya, sana wag nyo na lang anuhan. Kung mayroon kayong masuggest, maraming salamat sa mga expert dyan. Thank you. Kung may advice kayo, maraming salamat. At saka medyo hirap na akong gumawa dahil magto 2 years nang hindi ako nakapagawa ng cake dahil sa pandemic. Kaya ngayon ako ulit gumawa. Kaya ayan, konting frosting lang para may lasa lang siya. Actually masarap pag kahit konti lang yung frosting mo basta masarap yung cake niya. Yung tawag dyan. Kaya pwede nyo rin gawin yan sa bahay nyo kung wala kayong ano, instead na bibili. Basta may oven kayo. Gumawa na lang kayo ng sarili nyo. Ayan. I-designan ko na siya. Sana magustuhan nyo guys. Kasi simple lang yan. Thank you guys sa pag-watch nyo ha. Until the end. Thank you. Kasi ginawa ko to kasi birthday ng amo ko. Kaya ayan, simpleng cake. Thank you guys. Don't forget again to click, like, and subscribe. Love sa inyong lahat. Maraming salamat po. Thank you.